Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Welcome back po sa Star Tarot Channel. Kung bago po kayo dito, welcome po. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Thank you. And by the way, ang pangalan ko po ay Susie. And this is your weekly reading po for July 16 to 22. General reading po ito, kaya hindi po ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano yung sasakto sa inyong sitwasyon. And if it does resonate po, please comment down below and let me know. Thank you. Kung may time lang naman po kayo. Kung hindi naman po mag-resonate sa inyo ang mga mensahe, please check your moon, rising, and Venus signs at baka nandoon po ang mga mensahe na para sa inyo. Maraming salamat. At para po doon sa mga nagdasal po para sa pagaling ng mama ko, maraming salamat din po. Naway lagi din po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking dasal para sa lahat. Gemini, paunang mensahe ninyo for the week ay inner peace. Ayan. So you are finding your own inner sanctuary dito, Gemini, which is siguro talagang must na ito. It's a must for you, no? Dahil siguro nakakaramdam kayo ng troublesome feelings, no? Dahil maaring maraming ganap sa buhay ninyo, Gemini. Maaring marami kayong iniisip, maaring marami kayong ginagawa or planong gawin, or maaring may mga life's concerns ang iba sa inyo ngayon, maaring may mga problema ang pinagdadaanan ng iba, you know, kaya kailangan ninyo na hanapin ninyo yung inner peace, no, yung inner sanctuary ninyo. And you can do that, no, by stepping back a little, no, sa kung ano man ang nagpapagulo sa isipan ninyo, kung ano man yung nagkukos ng sobrang pagod sa inyo, kung ano yung daily grind ninyo, no. Talikuran nyo muna yan pansamantala, kahit saglit lang, ilang minuto lang, ilang oras lang, at mag me time kayo. Spend time alone para makapag-relax ang katawan, makapag-relax ang inyong isipan ng saglit lang para maibalik ninyo yung balance, eh, no? Muna. And with that, you know, you can do some kind of reflection, you can do some kind of introspection, at kahit pa paano makakatulong yan na makalma kayo, no? Makalma ang inyong mga senses. So we have patience. Ayan. Sometimes, no, Gemini, kailangan talaga nating mag-practice ng patience, no? Dahil isipin natin or alalahanin natin na hindi naman talaga lahat na dadala sa pagmamadali, sa pagrarush, diba? At may mga bagay na kailangan nating maghintay. May mga bagay na kailangan nating hayaan na mag-unfold organically, diba? At hindi natin kailangan puwersahin, hindi natin kailangan madaliin, yung mga ganoon. And maybe that is the that is your situation ngayon, Gemini, na kailangan mo magpasensya, kailangan mong maghintay, no? So tingnan natin kung ano pang ganap. We have wisdom. Ayan, there are going to be situations ngayon, swan and picking up, na talagang nilalabas yung wisdom ninyo, Gemini. Kasi I feel like ang karamihan sa inyo, Gemini, you are already seasoned in life in terms of life's lessons, no? Ang dami niyo ng experiences in life, marami na kayong natutunan, and yung wisdom na naipon ninyo, no, I feel like ngayon ninyo yan magagamit, no? May mga pangyayari ngayon na lalabas ngayon ang inyong experience, no, in the past sa buhay. So, tignan natin kung ano pa ang ganap po, Gemini. We have gestation period, winter's dream. Ayan, no? Parang magkadikit sila at ng patience na to. Kasi maaring may mga bagay kang hinihintay na hindi pa nag-unfold ngayon, ano? Kaya kailangan mo magpasensya. And while you are waiting, no? While you are patiently waiting for things to unfold, no? Maaring may mga bagong opportunities, may mga bagong ideas that will arise dito, Gemini, and maaring yun, no, ang panahon talaga
para mag-create kayo ng panibagong plano, no? Gestation period. So parang maaring magsisimula kayo dito ng pagpaplano ng bagong endeavor, or maaaring dito kayo maging parang you are going to plant new seed, ika nga, no? So I feel like may bagong idea dito, no, that is going to arise. May bagong plano na maaaring gawin kayo dito, Gemini, no? Na pagdediskartehan ninyo, pag-iisipan ninyo ngayon kung paano ninyo gagawin, yung bang ganun, yung you're preparing for a new thing na gagawin ninyo, no? Maaring you are going to give birth a new endeavor dito, no? Soon. At maaaring ngayon ang panahon para pagplanuhan ninyo yan. So we also have 54, ayan, initiation. So I feel like for some of you dito, Gemini, parang meron kayong new beginning talaga dito, no? Maaring kung ano man tong pagpaplanuhan ninyo dito sa card na to, no? Yun ang sisimulan ninyo very soon, no? Kaya ngayon yung parang nasa planning stage ka, nasa strategizing stage ka, no? And very soon you're going to embark on that endeavor, no? May pinaplano ka dito na bago. Kaya I feel na ano to, yung path na yan na bagong tatahakin ninyo, nararamdaman ko dito na parang it's being illuminated for you, Gemini, no? Parang you're divinely guided dito to do so, to embark on this new beginning, to embark on this new journey, no? Parang ipinapakita na sa'yo, parang maliwanag na sa isip ninyo kung anong path ang dapat ninyong tahakin dito, no? Kaya siguro, nagkakaroon na kayo ng panahon or time ngayon para magplano, para mag-strategize, para paghandaan. It's because you already know, no? Kung anong klaseng endeavor itong kailangan mong gawin or sisimulan ninyo very soon or papasukin ninyo, no? Because the path towards this one is being illuminated for you already, no? So what else? We have possibility for union. Wow, okay? So this is partnership. No, Gemini, this is really beautiful kasi maaring ano to, maaring proyekto, bagong career, maaring negosyo, maaring relationship din itong papasukin ninyo, Gemini, no? Because there is a possibility for union, so there is a possibility for partnership dito, no? For ano, merging of two minds, ika nga, diba? There is a union dito, so for others of you, this could be a new relationship that you are entering dito, Gemini. Maaring merong posibilidad, no? Na makilala mo na siguro dito ang iyong twin flame, yung iyong soulmate, yung iyong potential na magiging boyfriend or girlfriend or asawa, yung mga ganon. So maybe this is the time, no, na maaaring makilala mo na yan, or maybe ano, meron ka na sigurong kaligawan, no? If you're single, maaaring meron ka ng kaligawan ngayon, and maybe you are deciding to enter into a love relationship, no? Kasi maaaring nakabuo ka na dyan ng love connection talaga with this person. So maaari din ganon for some of you, no? For others of you, maaaring this is business partnership talaga, or partnership in career, or partnership in your project, no? Maaaring may mga ganong ganap, and I feel like in those cases, no, I feel like this is related to this thing na pinagpaplanuhan ninyo, na yung pinag-strategize ninyo sa ngayon, no? So maybe that is related to that as well. So good luck to that, Gemini. May mga sosyo siguro dito, no? For others of you, we have 8 of Cups. Ayan. So this is really beautiful, you know? I really love this energy because you are walking towards a new beginning din dito, no? There is a new beginning energy din dito, Gemini. And this is you walking towards happiness and fulfillment dito. And you are walking towards where you need to be, no? Dito sa 8 of Cups, meron ka ditong tatalikuran, meron ka ditong tatapusin na chapter, no? It's because kung ano man tong tatapusin ninyo, this is where you turn your back from because hindi na yan ang para sa'yo, no? Nararamdaman ninyo na hindi na yan ang lugar para sa'yo.
hindi ka na masaya dyan, hindi ka na respetado dyan, or you have nothing to give pa, no? Or you have nothing to get that, and there's nothing for you there anymore as well. Kaya, you are going to decide to turn your back from this, kung ano man to. It could be trabaho, it could be karera, it could be relationship, it could be bahay, you know, it could be a place, no, kung saan ka nakatira, or kung saan ka nagtatrabaho, maaaring ganon, no? It could be in any area of life, Gemini, na marirealize mo that it's no longer for you, no? Hindi ka na, wala nang fulfillment dyan, walang advancement, walang room for growth, as in there is nothing there anymore for you, Gemini, no? Kaya, you're going to decide to leave. No, you're going to decide to leave, and maybe sa pag-iwan man na to, ito yung bago mong pinaplano, no? Maaring ito na yung pinagpaplanuhan mo, because maybe ito, no, yung kung saan ka man patungo dito, maybe this is where you feel like diyan ka magiging masaya, diyan mo makukuha yung advancement, yung fulfillment, no? Kaya good luck to that, Gemini. Because you are walking towards happiness dito, no? You know that, napapunta ka sa happiness, sa kung saan ka magiging masaya. So, tingnan natin kung ano pa. We have Four of Pentacles. There is going to be some kind of money din, no? Or financial reward na makukuha ka dito. So, maybe, you know, kung saan ka man patungot dito, maaring there is going to be some kind of financial reward ka na makukuha. Maybe this is such a rewarding endeavor na sisimulan ninyo very soon, Gemini, no? So, yun din ang aga na pipick up dito for some of you. So, maaring negosyo or career or trabaho related, no, ang movement na to na gagawin ninyo, no, and even this partnership. So maybe this is related to pagkakakitaan, career, trabaho, yung source of income ninyo. So maaring this is it, no? So what else, Gemini? We have the Empress. Yay! So yeah, most likely talaga yung bagong endeavor na to na papasukin ninyo, na pinaplano ninyo, talang pinag-aaralan ninyo, binabalak ninyo. I feel that, ano yan, Gemini, no, that is related to kaperahan, that is related to source of income, maaaring ganun. Because yung Empress energy, this is about creation of new things, no? Now, which is related din sa kaperahan, because this is a very abundant and prosperous energy, no? So, dito, ang nakuha ko sa dito sa card na to is may financial reward kang makukuha dito, and maybe yung financial reward na yan is going to allow you to experience prosperity and abundance, no, with the coming of the Empress energy. And this is creation as well, this is also creation energy, kaya maaari talagang you are really giving birth, no, to a new endeavor which is very rewarding, no, financially at the same time for you, Gemini. So yun ang napipick up dito. And also, this is also indicates na maaring iba din sa inyo dito is welcoming a new baby, no? Kaya maaring ano talaga to, union, no, in love, no? Maaring may love a relationship talaga dito na mabubuo, and maybe, you know, you will end up having a baby together. Maaring you will end up getting married or living together, no? Kaya magkakaroon din dito ng baby, no? Maaring related yan dito sa union, or pwede rin na hindi, no? Pwede rin na hindi, pwede rin naman na talagang nag-asawa ka na, may common partner ka na, or may boyfriend or girlfriend ka na, and talagang magkakaroon na kayo ng baby. So maaari din ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo, no? So yun, there's coming of a new baby in the family dito din. Yun din ang sinasabi ng Empress na to, no? And definitely there is going to be financial opportunities dito na that will arise sa buhay ninyo dito, Gemini, around this time. So good luck to that. And that's all I have for you for the week. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.